Maaga namang bumoto marami sa mga kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente sa kani-kanilang presinto sa iba't ibang panig ng bansa. May report si Lala Roque. Alas 6 pa lang ng umaga, dumating na sa San Antonio High School sa Makati si Vice President Jejomar Binay para bumoto. Kasama niya ang anak na si dating Makati Mayor Junjun Binay. Ulitin ko, sana sa Diyos at sa tao, sana magkaroon tayo ng isang malinis at marangal tahanan. Alas 7 na umaga naman ang dumating sa La Vista Clubhouse sa Quezon City si Senadora Miriam Defensor Santiago. Kasama niyang bumoto ang asawa niyang si dating Undersecretary June Santiago at anak na si Mallory. Pantayan natin ang boto natin dahil merong nangangamba na hindi sila mananalo kung hindi nila dayain. Bandang alas 8:30 na umaga naman, bumoto si dating DILG Secretary Maroja sa Rufina Andrada Santos Memorial School sa Rojas City sa Capiz. Bago bumoto, nagpunta muna siya sa palengke at nag-agahan kasamang inang si Rudy Rojas, anak na si Paolo at misis na si Corina Sanchez Rojas. Payapa ang kalooban ko. Alam ko po na ginawa natin ang lahat, kinampanya natin. We ran this campaign clean and straight. Pasado las 11:30 naman nakaboto si Senadora Grace Po sa Santa Lucia Elementary School sa San Juan. Bago ito, bumisita muna siya sa puntod ng amang si Fernando Po Jr. sa Manila North Cemetery. Naunang bumoto ang asawa ni Po na si Neil Lamanzares, anak na si Brian at ang ina ng Senadora na si Susan Roses. Naging maayos ang aking pakikitungo sa abot ng aking mga kaya dito sa eleksyon na ito. Inaalay ko ito sa Diyos, sa aking ama at sa ating mga kababayan. Huli namang nakaboto si Davao Mayor Rodrigo Duterte. Pasado las 3 ng hapon nang lumabas sa kanyang presinto sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City si Duterte. And I do not want to be presumptuous, I remain hopeful only that I will prevail. I'd like to say that I'd like to reach my hand to my opponents. Let us begin the healing now. Sa mga kandidato naman sa pagka-vice-presidente, naunang bumoto ang katandem ni Binay na si Senador Gringo Onasan. Kasama niya ang misis na si Jane at ang bunsong anak sa Nativity of Our Lady Parochial School sa Marikina. Patuloy tayong magdasal at magsikap para sa first clean, credible, free and honest election. Yung kapanipaniwala. Mag-aalas 7 ng umaga nang dumating ang katandem ni Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano sa Santa Teresa Elementary School sa Taguig. Kasama niya ang may bahay na si Taguig Mayor Lani Cayetano. Ito yung crossroads sa ating history at ramdam mo talaga sa area yung tunay na pagbabago. Whatever happens, whoever wins, sobrang excited na mamamayan. I know I'm already a winner. Just by participating. Maaga rin bumoto sina Senador Chiz Escudero at kanyang asawang si Heart Evangelista sa home province ng Senador sa Sorsogon. Bandang alas 6:30 ng umaga, dumating sila sa Buhatan Integrated National High School. Sapat ang latag namin, ginawa namin ang lahat. Sana katulong namin ang lahat para matiyak na magiging malinis. At siyempre higit pa ron, kapanipaniwala ang halalan. Bandang alas 9 naman, dumating sa Holy Infant Montessori Center sa Caloocan si Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, anuman daw ang maging resulta ng eleksyon, tuloy ang kanyang paghabol kay Duterte dahil sa umano'y tagong yaman nito. Lahat ng mga nilabas ko, isiniwalat ko, itutuloy-tuloy ko yon. Hindi po yon pang-eleksyon lang. Kasi kailangan managot siya. Isa rin si Senador Bongbong Marcos sa mga unang nakaboto sa kanyang presinto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School. Matapos bumoto, dumiretso siya sa Batak Church kung nasaan ang kanyang inang sa Ilocos Norte, Congresswoman Imelda Marcos at mga kapatid. I'm very confident that we will win the election. If we see that there are instances of cheating, we will expose them and we will investigate them. Huli namang nakaboto si Congresswoman Lenny Robredo. Nagkaabriya kasi ang VCM sa presinto sa Tabuco Elementary School kung saan siya nakarehistro. Matapos ang mayigit 2 oras na pagpila, naayos din ang VCM at nakaboto ang kongresista. Yung election naman nakasalalay talaga sa ano yung confidence ng tao sa integridad ng proseso. Pag nababahiran nito, syempre kahit papano merong failure din yung proseso. Pero sana ano lang to. Sana talaga mechanical lang, hindi naman sinasadya. Lala Roque, GMA News.